Or ano pa ba? Bell pepper, yung green, yung yellow, para magandang kulay niya. Pero wala po kasi, walang stock dito sa bahay. Ito lang po yung meron ako. Kaya ito lang yung ating gagamitin. Ulit-ulit. Kita niyo yan. Magandang araw mga ka-Berk, si Chris Cusinero nga pala, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada, ka-Berks. Yan. So ang gagawin ko ngayon, nagluluto lang ako ng pork. Nakakita ako sa freezer ng konting pork. Tapos pakita ko na lang sa inyo para mas magandang ipaliwanag. So yan mga ka-Berks, nakakita ako ng pork dito sa rep kagabi. Tapos tinuho ko lang siya overnight. Tapos yan, ginisa ko lang siya sa bawang sibuyas. Tapos nilagyan ko lang siya ng tomato sauce. Takpan lang muna natin para lumambot siya. So ang gagawin ko eh, magluluto ako ng ano ba to? Apritada ba to? Ulit. Yan. Apritado ba yan? Medyo malaki ng konti. Or menudo. Dito sa atin sa North, ulitin ko na naman, wala kami mga ricado na available. Kung ano lang meron sa ref, yun lang ang lulutuin natin. Eh lang nakita ko sa ref, so ayan lang ang available ko. So yan, ganyan natin lulutuin niya kung anong available. Ha? Meron ako ditong sibuyas, meron akong leeks. Yan yung ginamit ko na panggisa kanina. Kung ilang patatas dito, tapos ilang carrots, wala akong bell pepper, so gagamit ako ng pampalit. Ito lang meron akong silid dito. Okay na rin siguro yun para medyo manghang ng konti para magana kain natin mamaya, ano. So ito na yung ibang leeks at saka ibang carrots. So lutuin na natin, babalat ako na itong ibang patatas. Pag nagbalat kayo ng patatas, siguraduhin nyo na ibaban nyo siya kaagad sa tubig kasi mangingitim siya kaagad. Mangingitim yung patatas niya. Hello nga pala kay Pearl Angeli, dyan sa South Cotabato, yung kaibigan natin nandyan. Lagi siyang nanonood at meron siyang sari-sari store. Si Pearl Angeli, taga South Cotabato, saan ba siya sa South Cotabato? Hindi ko na itanong kung Santo Niño ba siya o Marbel or Banga. Anyway, si Pearl Angeli, isang napakabait nating subscriber at isang napakabait na kaibigan. At maraming salamat din sa pagsuporta mo sa mga video ni Chris Cusinero. Yan. So, thank you very much. Saka si Eva. Si Eva na nandyan sa Middle East. Mag-iingat ka dyan, ha? Yan. Lagi kang inom ng gamot. Yan. Isang mabuting kaibigan din po natin yan, si Eva. Siyempre, yung mga regular na viewers natin dyan, yung laging nagan sa nag-share ng ating mga video. Maraming salamat. At yung mga ginagawa na tayong almusal. Kasi, marami dyan sa ating mga subscriber. Ang subscriber ko kukunti pa lang. 1,000 mahigit. Oh. Pero, yung mga subscriber natin, yung iba dyan sa kanila, ginagawa na nila tayong balita. Sa umaga, pag wala tayo sa video, nagme-message sila sa akin. Ba't wala ka sa video? Inaantay namin yung vlog mo. Hindi kami sanay na wala kang vlog. Nakakataba ng puso po yung pagsuporta nyo sa akin. Kahit hindi ako kilala, kahit kukunti lang ang subscriber ko, nandyan kayo't nagtsatsaga para kay Chris Cusinero. Maraming salamat po. At
talagang nagpapasalamat po ako sa inyo. Yan. Lalo na doon sa mga kaibigan natin sa Australia. Si Tita Mary ko, saka yung aking number one fan na si nanay ko, si Nanay Senny. Sabi ni Tatay Antu ko, anak, mag-upload ka nga ng video. Sabi ko, bakit tayo, anong problema? Yung nanay mo, sabi niya sa akin kanina umaga, i-play ko daw yung bago mong video. Eh wala ka namang in-upload. Wala akong in-upload nung araw na yon, siguro mga 3, 4 days or 5 days, kasi nagkasakit po ako, nilagnat po ako. Sabi ng tatay, nagagalit sa akin, inaaway ako ng nanay mo, kasi ayaw kong i-play yung bago mong video, eh wala ka namang bago mong video. So maraming salamat sa aking nanay at tatay. Ang aking number one na supporters talaga si nanay at si tatay ko. Bakit may iba pa ba? Siyempre yung mga magulang nyo yung number one supporters nyo. Pangalawang supporters nyo yung mga kamag-anak nyo. Yan, sila Angelica, si Alan David, si Tita Mary Del Rosario, si Chong Dani, si Chong Romy, si Chong Tony, si JC. Sino pa ba? Mga kaibigan ko na mga nagsishare sa video ko, maraming salamat sa mga kaklase ko na nagsishare ng video ko. Maraming salamat din sa inyo. Sino pa ba nagsishare? Si John Greg, nagsishare din minsan ng video ko. Minsan nagugulat ako yung mga kamag-anak ko, nagsishare din ng mga video ko. Maraming salamat. Meron nga ako nakita ibang classmates ko na nagsishare din ng video ko. Maraming salamat. Lalo na si Fernan. Si Fernan, yan, nagsishare talaga yan ng mga video ko. Maraming salamat sa iyo, Fernan. Yan. Kukunti lang yung aking subscribers, kukunti lang sila, pero inaalagaan ko sila at lagi ko silang binabate. Yung tito ko dyan, sa Tarlac, si Tito Eli ko, yan. Palagi yung nanonood ng aking mga video. Maraming salamat din. Yung mga kamag-anak ko dyan sa Bataan, yung mga kapitbahay natin dyan sa Bataan, sa inyong lahat, hello sa inyong lahat. Yung niluluto ko, di ko na natapos. Kakabate. So, kumusta yung mga kamag-anak natin dyan sa Bataan? At sana nasa mabuti kayong lahat. Yan. At sumunod kayo sa mga rules muna dyan sa barangay para sa COVID-19. Dahil alam nyo na, ang virus, walang pinipili ang virus, ha? Lahat pwedeng tamaan ng virus. Tapos ngayon, kahit tinamaan kayo ng virus, yung iba, walang symptom na meron kayong virus. Eh kasabi ko, ibabad agad yung patatas. So inugasan ko lang muna itong patatas at saka mga carrots at ibang gulay. Huwag kayong magulat bakit yung mga gulay ko ganito lang o bakit kulang yung mga rekado ko, yung sahog ko sa aking niluluto. Kasi ito lang po yung available dito sa amin. At ganun talaga, kailangan i-stretch natin ang ating budget. Yan. COVID-19 ngayon at wala po akong trabaho. 6 months na ulit. Yan. Malambot na yung ating pork. Palagay na natin itong ating mga gulay. Pagsasama-samahin ko na silang lahat. Sayang kung may ibang mga gulay sana tayo. Kung may garbanzos tayo, or green peas, or ano po ba, bell pepper, yung green, yung yellow, para magandang kulay niya. Pero wala po kasi, walang stock dito sa bahay. Ito lang po yung meron ako. Kaya ito lang yung ating gagamitin. Ulit-ulit. Pinapaliwanag ko lang kasi hindi lahat ng mga nanonood ng ating video araw-araw nanonood. Pero yung iba sa mga araw-araw nanonood, ulit-ulit. So, palambutin lang natin ng konti. Tapos timplahan natin ng pepper, ng salt. Kung gusto nyo maanghang, kayo bahala. So, naging lang natin. Gamitin natin ng white peppers. Tapos, lagyan natin ng konting salt.
meron kayong pork powder, maganda. Pero kung wala, pwede na rin yung chicken powder. Sa kutsara lang. Ngayon, kung gusto nyo naman, beef powder, dahil wala kayong ano, kung wala kayong ibang panglasa, pwede na rin. Para maglasang beef na rin yung inyong pork. Pagkaya may kumain. Bakit lasang beef tong pork mo? Hindi pork yan, beef yan. Yan, ganyan lang po. Simpleng-simple lang po. Hindi ko sinasabi na ganito ang pagluluto na kapritada, menudo, o kasi halos pare-pareho yan, kaldereta at saka mechado. Yan, pochero. Yan, halos pare-pareho silang lahat. Pero ito pong niluto natin gawa lang po ni Chris Cusinero sa kung anong meron sa bahay. Ulit-ulit. Siyempre, pagkatapos nating magluto at magiwa, mix and plus naman tayo, hugas-hugas naman tayo, linis-linis din tayo ng ating sink, yung mga pinagugasan natin. At pag nagluto, ganun. Hindi yung iba kasi pag nagluto, naku, yung sink nila, tambak lahat yung mga kaldero at mga plato nandoon na lahat sa sink. So, i-practice niyo yung sarili niyo na pagkatapos niyo mag-prepare at iluto mga pagkain din. Habang niluluto nyo, pinapalambot nyo, ayan ninyo, hugasan nyo na yung mga dapat hugasan. Mga kapres, ito muna natin yung niluto kong minutada. Minuto ng apritada. Tukong muna tayo ng rice. Siyempre, alam nyo na, masarap sa rice yung menudo or apritada, di ba? Siyempre, ang rice ko kukunti lang. Dahil ang sabi nito, kailangan 1 cup lang. Itigin natin ng kalahating kutsarita. Tapos, tikman natin itong minuto buong ulam. Ayan na siya. Ayan yung kinalabasan nung niluto natin kanina. Ayun lang. Hindi kompleto sa sahog. Huwag nyo nang hanapan ng masarap na sahog, ha? Sana basta makakain lang kayo ng tawag dito. Malapit na dun sa recipe. Okay na yun para sa amin. Dahil sa amin dito sa North, alam nyo na, pagkain namin dito, pag nakakain ka na malapit sa lutong Pinoy, ang saya-saya na namin dahil ang hirap maghanap ng mga rekado para dito. So, kain na tayo. Siyempre, alam nyo na, pag kumain, gusto kumain, sili. Ayan, konting patis. Mahilig ako sa mga ganyan, patis-patis saka sili. Ito ko sa inyo. Sarap yan. Tikman na natin itong niluto ni Chris Cusinero. Pwede na. Init. Ang lambot ng pork. Sarap niya. Walang pasa ang hang. Mainit yung ulam, mainit din yung kanin. Sarap yung ganito. Pag mainit yung ulam, tapos mainit yung kanin, tapos manghang, nangyari yung mga anit ko, pinagpapawisan, tapos pinagpapawisan din ako.
para ka nang nag-exercise habang kumakain ka. 2-in-1. So, kain na tayo. Nakalimutan ko palang isama yung sili kanina doon sa niluluto ko. Matandaan na talaga ako. Nakalimutan ko na. Okay. Tama na yun. Yun lang. Okay na ako doon. Natikman ko na siya. So, dito naman tayo ngayon sa ating batian portion. So, hello sa mga taga Marbel. Hello sa mga taga Balanga dyan. Yung mga nanonood ng mga kaibigan natin dyan sa Balanga. Hello po sa inyong lahat. Yung nakachat natin noong isang araw, yung mga factory workers sa Maribeles, Bataan. Hello po sa inyo mga taga Maribeles, Bataan. Hello po. At salamat po pag-subscribe nyo sa aking channel. Yan. Maraming salamat po. Tapos yung mga kaibigan natin dyan sa Iloilo, sa Gimbal, Iloilo. Maraming salamat po. Yan. Pumasyal tayo dyan nung last time na nanood tayo ng Dinagyang Festival. Yan. Ganda. Hindi pa ako vlogger kasi noon. Kaya hindi ko na i-share sa inyo, sayang. So, ang sinishare ko sa inyo ngayon, yung mga niluluto ko na puro ano lang, puro pachamba-chamba. Hello sa mga pinsan ko na nandyan, mga nanonood dyan sa Donya, sa Orani. Yan, hello sa inyong lahat. Yung mga kapitbahay natin dyan, hello din sa inyong lahat. Saka yung mga kaibigan natin sa Tarlac, hello din sa inyong lahat. Yan. So, paano? Magpapaalam na po ako at maraming salamat sa inyong panonood. At binalag ko lang itong aking ulam for today para lang ma-share ko sa inyo na kahit sa paanong paraan makakagawa tayo ng diskarte para makapagluto tayo ng masarap na ulam para sa panahalian o sa hapunan natin, di ba? So, yun lang. Nakakita lang ako ng konting pork, tapos konting gulay. Itong mga gulay na to ay available naman dito sa aking bahay. So, yun ang ginamit ko. Hinagis-hagis ko lang yan doon sa pot. Nagkaroon na tayo ng pork stew. Or, hindi ko alam kung minudo ba to o apritada pa talaga to. Basta, malapit naman sila doon sa panlasa nun. Malapit naman na, konti na lang malapit na sa panlasa ng panlasang mga Pinoy. Okay na yan. O, sige na. Paalam na ako sa inyo. At alam ko, kayo boring na sa aking video. At maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Ito nga pala ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabarks! Chris Cocinero po. Hanggang sa susunod na pagkain, paglamon at pagluluto natin ng kung ano-anong walang kakwenta-kwentang luto. Maraming salamat po. Bye-bye! Ay, shh! Nakalimutan ko pa nalagyan ng sili. Oo nga, tumatanda na ako, nakalimutan ko yung sili. At mo muna nga. Ubusin ko na to. Sayang eh. Sayang, bawal magtapon ng pagkain. Sa Africa nga, wala silang makain doon. Ubusin ko na to. Ikat mo na yan. Bye! Apritada pa talaga to. Basta. Malapit naman sila doon sa panlasa nun. Malapit naman na, konti na lang malapit na sa panlasa ng panlasang mga Pinoy. Okay na yan. O, sige na. Paalam na ako sa inyo. At alam ko, kayo boring na sa aking video. At maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Ito nga pala inyong kapamilya, kapupuso, kapupuso.